Dear Kuya Poy, malibang sa iba ko hanapin ang taong nang iwan ng marka sa aking pusong luhaan. Magandang araw po sa inyo Kuya Poy at sa lahat ng nakikinig ng programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Eric, 30 years old, mula dito sa Las Piñas. Aminado akong naniniwala ako doon sa Totga, o yung sinasabing the one that got away. Kaya nga ganoon na lang ang kakaibang epekto sa akin ng college sweetheart kong si Roxanne. Kahit 6 na taon na kaming hiwalay, Kuya Poy, kami ng babaeng minahal ko ng 8 buwan ay kaya ko pang alalahanin kahit yung pinakamaliliit na mga detalye nung magkapiling pa kami. Kumbaga, parabang napakasariwa pa sa akin ng lahat ng mga masasaya at mga malulungkot din na parte na iniwan niya sa aking buhay. Unfair nga lang Kuya Poy dahil sa iba ko hinahanap ang mga katangian na meron si Roxanne. Every time na may mga nakikilala akong babae sa buhay ko, alam kong naging irresponsable at makasarili ako dahil hinayaan kong mandamay ng iba pang babae para tuluyang gumaling ang sugatan kong puso. Maraming beses na akong sumubok na pumasok sa isang relasyon, ang kaso palagi na lang nauuwi sa wala ang lahat. Kahit hiwalay na nga ako ng mahabang panahon kay Roxanne, ay hindi pa rin maiwasan ng mga babaeng nakikilala ko na magselos sa kanya. Hindi naman issue sa kanila kung i-share ko ang karanasan ko sa aking the one that got away. Ang hindi lang daw talaga nila matanggap ay until now, ay hindi ko pa rin mabura-bura ang mga pictures ng ex-girlfriend ko sa Facebook account ko. At the same time, ay hindi ko rin maiwasang kumustahin si Roxanne sa mga common friends namin. Toxic man pakinggan pero ewan ko ba, hindi ko magawang makalimutan siya Kuya Poy. May mga pagkakataon pa nga na ini-stalk ko ang social media accounts ni Roxanne para lang malaman kung may boyfriend na ba siya o still single pa rin ba siya. Sobrang weird talaga pero I can't help it. Mahal ko pa talaga itong si Roxanne kahit 7 babae na nga ang dumaan sa buhay ko matapos ang hiwalayan namin ng ex-girlfriend ko nung college. Ngayon may bagong karelasyon na ako ulit at tinanggap ko na talaga na hindi na maibabalik pa ang kung anong nagkaroon sa amin ni Roxanne noon. Sinumpa ko na na hinding-hindi ko nababalikan pa ang anumang alaala mula sa alaala o sa aninong bumilanggo sa akin ng 6 na taon. At bilang pagpapakita nga ng respeto sa bago kong karelasyon, ay nagawa ko na rin na burahin ang album photos namin ni Roxanne bilang pagpapakita na sinsero ang kagustuhan kong magsimulang muli, kapiling ang babaeng itinuturing ko na ngayong forever. Marami akong napagtanto, Kuya Poy. Siguro nga, nasa direksyon na ako ng maturity, kaya ganito na ang perspektiba ko sa buhay. Lubos na ipinagpapasalamat ko rin na nakatagpo na rin ako sa wakas ng babaeng tumanggap sa akin at sa kung anumang nakaraan ko. Siya, si Nia. Kaya Nia, maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal kita. Ikaw at ikaw lang. Kaya nga handa akong itama ang mga maling nagawa ko sa buhay ko noon. Dahil sa inspirasyon na bigay ni Nia. Kuya Poy, sana kahit papaano ay magsilbing leksyon ang kwentong ito sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na dumaraan sa lost era. Maraming salamat sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Eric. Dear Kuya Poy, napakinggan natin, mga kapatid, ang kwentong ibinahagi nitong si Eric. Akala ko talaga magagalit na naman si Kuya Poy dahil sa mga taong nandadamay dahil hindi makamove on sa kanilang mga ex. Pero inyo, 6 years na silang mag-ex pero hindi pa rin makamove on. But you know, Eric, at sa mga katulad ni Eric, yung Totga o yung the one that got away, totoo yan eh. Yes, totoo yan. Until dumating si TL.
Yan, mas simple, mas special doon sa totga natin. Because si TL, yan, si True Love. Opo, Eric, natural lang na hindi agad makalimot, ano, doon sa mga, lalo na doon sa taong naging super special sa'yo, itong si Roxanne na sinasabi mo. Naintindihan ko dahil naiset niya nga kasi yung bar ng ideal partner for you. Okay lang rin naman na sinubukan mong makawala sa ala-ala o doon nga sa anino by trying to date another woman. Ha? Nagkamali ka lang talaga doon sa nung hinanap mo na yung ex mo sa ibang mga nakaka-date mo. At aminado naman po si Eric dyan. Maling-mali talaga yon. And take it from Eric, mali po talaga. Ha? Kaya sa ibang mga nakikinig dyan, ha? Set your goals straight. Okay, set your goals straight. Makipag-date para kilalanin yung tao bilang siya at kung swak kayo. Ganun yun. Makikipag-date ka, kikilalanin mo yung isang tao bilang siya at kung swak kayo, magkiklik kayo. Makipag-date para doon. Hindi dapat na makipag-date doon sa thought na parehas nga kaya sila ng ex ko o kaya meron kaya silang may offer sa akin na katulad nung sa ex ko. Ay nako, sa mga kapatid natin nakikinig, that's really unfair. That's unfair. Pagka ganyan ang mga iniisip ninyo, katulad kaya siya ni ex, ganito, sweet din kaya siya katulad ni ex. Kapag ka ganyan, huwag na muna kayong makipag-date, ha? Kung ang hanap mo ay si ex pa rin. Dahil sigurado ko, hindi mo siya makikita sa ibang tao. At isa pa, makakasakit ka lang ng damdamin ng ibang tao na binubuksan sana at pinapakilala ang kanilang sarili para sa'yo, ha? Dapat maging fair ka. Kilalanin mo ang tao sa kung sino siya, hindi sa dahil maging katulad kaya siya nung inaasahan mo na ex mo naman na noon. Be fair. Okay? Mag-move on bago makipag-date. Mga kapatid, diyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.